Ngayon, narinig nyo na sa bibig ko mismo kung ano ang problema dyan ngayon sa komitiba ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay ang mga eskolar ni Professor Carlos na ang tingin nila ay libro lamang ang problema tungkol sa CPP, NPA, NDF at walang masyadong pagpapahalaga ito sa mga naging karanasan ng mga naunang nagpatupad ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At saan ka nakakita na ang kanilang pagtingin sa CPP, NPA, NDF ay hindi kaaway ng mamamayang Pilipino at pwede silang itrato ng mga kaibigan? Napakalaking question mark niyan. Hindi pwedeng hindi tayo maging transparent sa ating mga kababayan. And nothing wrong about that because ang accountability ni Professor Carlos hindi lamang kay Pangulong Bongbong Marcos bilang nag-appoint sa kanya. Her accountability and her team is also more than her accountability sa Pangulo, sa taong bayan kayo may pananagutan. Ang laban kasama ang bayan, sama-sama ang pinagkabayabaan. Similarly, ganon din ang panawagan ng mahigit 70% ng ating mga kababayan na ang commitment, passion, at ang determinasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang gobyerno laban sa pagdurog sa CPP, NPA, NDF ay maging kahalintulad din sa pagpapahalaga at mga konkretong hakbang na ginawa ni Pangulong Duterte, lalo na ang pagpapatuloy ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTFLCAC, Brother Franco. There is a widespread and consistent clamor from the public na dapat ay ipagpapatuloy ng tama ang framework ng direksyon at misyon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At sa aming pagtingin dito sa laban kasama ang bayan, mga kababayan, Brother Franco, walang iba pang napakahalagang aral na pwedeng makuha ang current administration ni Pangulong Bongbong Marcos kung hindi ang pagkakaroon ng mga malawakang transition conference at malawakang pagiging bukas ng kanyang mga gabinete, lalo na ang namumuno ng Security Cluster and NTFLCAC Committee Coordination sa pangunguna ni National Security Advisor Clarita Carlos at ng kanyang team na makipag-usap ng maayos at konferensya sa mga naging karanasan at aral na nagawa ng mga principal actors and implementers of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict like Secretary Hermogenes Esperon, Secretary Allen Capuyan, Director General Nika Muntiagudo, at pati na sila Secretary Anyo and even sa kay Secretary Delphine Lorenzana. Brother Franco, yes. Walang masama, yeah, na magkaroon ng ganong transition conference. Eh, ang nakakabahala nito, kauupo pa lang ang unang tinanggal, ang mga taong involved sa pagpapatupad nito ay halos walang naiwan na mga institutional knowledge or mayroong continuing knowledge sa naging operations at orientation and implementation patungkol sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At yun nga, no, nagtatanong kayo kahapon tungkol sa aming naging expose. Didirektahin na namin yon. Ang binabanggit namin ay ang team ni Professor Clarita Carlos. Yun talaga ang problema ngayon sapagkat marami ang mga nagtatanong ngayon ano ang kanyang pagbibigay ng importansya dito sa tamang pagpapatupad ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict in the light na ito ang primary program of continuity na ipinangalan ni Pangulong Bongbong Marcos nung campaign. At kaya nga kami nagbabanggit nito sapagkat ang laban kasama ang bayan is katuwang ng pamahalaan kasama ang ating mga kababayan upang ang pamahalaan ay nasa tama at totoo na paglilingkod upang labanan at supilin ang local communist terrorism. Yun din ang binabanggit ni Brother Franco sa drugs. Ang mga accomplishment ng previous administration, kailangan inaaral at natututunan natin ito. So ngayon, narinig nyo na sa bibig ko mismo kung ano ang problema dyan ngayon sa komitiba ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay ang mga eskolar ni Professor Carlos na ang tingin nila ay libro lamang ang problema tungkol sa CPP, NPA, NDF at walang masyadong pagpapahalaga ito sa mga naging karanasan ng mga naunang nagpatupad ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At saan ka nakakita na ang kanilang pagtingin sa CPP, NPA, NDF ay hindi kaaway ng mamamayang Pilipino
at pwede silang itrato ng mga kaibigan. Napakalaking question mark niyan, Brother Franco at mga kababayan. But nonetheless, that is a personal opinion discussion lamang dito sa Laban Kasama ang Bayan. But that is an open discussion kasi hindi pwedeng hindi tayo maging transparent sa ating mga kababayan. And nothing wrong about that because ang accountability ni Professor Carlos hindi lamang kay Pangulong Bongbong Marcos bilang nag-appoint sa kanya. Her accountability and her team is also more than her accountability sa Pangulo, sa taong bayan kayo may pananagutan. At ako, kami, na mga mamamayan dito, ay bahagi kami ng taong bayan. At wala kami ibang layunin kung bakit nagiging transparent kami patungkol sa mabigat na aming tinitingnan, nakakulangan sa pagbibigay ng transition conference, malinaw na mga briefing at pagpapahalaga sa mga aral at karanasan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sapagkat yan sana ang dapat na ginawa. Hindi yung pagmamadali na i-vacate ang mga opisina at tanggalin ang mga tao at magpalit ng mga lahat ng mga tao. Kaya ng gustong-gusto ng CPP, NPA, NDF na mangyari sa atin, Brother Franco. Yun nga sa amin mga kababayan ay wala kaming ibang gustong ipakita sa inyo o paninira sa isang tao. Yes. Ito'y nagbabase tayo sa experience kung gaano katindi ang laban natin sa komunistang teroristang grupo. Isipin nyo mga kababayan, 53 years yes. ang nangyayaring laban na ito at napakalalim lahat ng sektor ng ating lipunan ay pinasok ng komunistang ito. Ito yung sumisira, kumbaga ito yung anay. Mm. Kaya naman ganito na lang ang ating kasamaan dito si Ka Eric para ibunyag. Yung ito walang paninira dito, walang pagtira dito. Ito constructive to dahil sila mismo ang bumuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sila ang mga naging susi. Yung mga nandito sila, ang NICA, ni DG Monteagudo, Secretary Esperon. Secretary Esperon. Sila Secretary Capuyan. Secretary Capuyan. And even Secretary Anyo. Secretary Anyo, DILG natin. Mm. Sila po ang nagtulong-tulong para maging matagumpay ang ating laban kontra insurhensya. Kaya na lang at si Ka Eric yeah. na isang dating kadre ay isa sa talagang buong puso na kahit kanyang buhay ay kanyang inalay para ipaglaban at para mawakasan na itong panlilinlang ng komunistang teroristang grupo. Kaya naman itong kanyang binubunyag ngayon ay walang iba kundi para sa inyo lang mga kababayan para mapaayos tayo. Walang paninira, nothing more, pero complete malinis ang aming intention na ibigay sa inyo ang katotohanan na ito. Correct. Because accountability starts from transparency. Kung hindi ka transparent, hindi ka pwede maging accountable. Ang Laban, kasama ang bayan.